Pumasok ang Team Echo sa Season 13 ng MPLPH bilang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang kupunan sa liga. Yan ay dahil sa pag-alis ng kanilang star roamer na si Yawi. Matatandaan na sa Season 12, pinili ng kupunan na ilipat si JP sa starting 5 kaya naman naging off the bench si Yawi. Matapos yan ay nagdesisyon ang 22-year-old star na dalhin ang kanyang talento sa Aura Fire at maglaro sa MPL ID Season 13. Pero sa MPL PH Season 13, ipinakita ng Echo na no Yawi, no problem para sa kanila. Nagawa pa rin ng Orca na makuha ang number 2 seed matapos magdala ng 9-5 record. Maganda ang simula nila sa regular season, winning 5 of their first 6 games. Kaya naman madaling nakumbinse ang fans na isa pa rin sila sa mga top teams this season. Ngayon sa pagpasok ng playoffs, una nilang makakaharap ang RSG Philippines sa upper bracket semifinals. Sa regular season, dalawang beses tinalo ng Echo ang RSG. Isa pa rito ay sweep victory. Sa katunayan, kahit last season ang pagbabasehan, masasabi pa rin lamang ang Echo kontra sa RSG sa seryang ito dahil Echo ang nakakuha ng panalo sa kanilang series eliminator sa lower bracket semifinals. Ngayon, susubukin ng Echo na ipagpatuloy ang kanilang winning tradition kontra sa RSG with or without Yawi. Pero malaking tanong ngayon ay magagawa kayang magkaroon ng deep run ng Echo this playoffs. Malalaman natin yan sa pagsisimula ng MPLPH Season 13 playoffs sa May 22. Pero kayo ba, sa tingin nyo kayang mag-champion ng Echo ngayong season? Ilagay nyo na ang opinion nyo sa comment section at i-share ang ating video. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, follow at subscribe sa aming mga social media accounts.